hindi matagal na like yun tipong days, di ba? Kasi syempre they had to... Kagad eh, di ba? May deadline, di ba? Hindi naman deadline, pero syempre hindi mo pwedeng upuan. So, nag-usap kami, it's a lengthy discussion. Okay, hindi yun days, pero hours. And as a family, kasi syempre, kailangan din nilang, di ba, parents, my parents, kasi our parents pa din. Despite being politician. So parang sa sinasabi mo, like, for example, as much as possible, ayaw talaga ng mami mo muna na umupo ka kaagad-agad. Habang, kasi nga, parang ayaw niya na may sabay. Kung pwede. So nga ba ka, yung may masabi? Masabi, ho. But the thing is, wala talaga siya magawa dahil gusto to ng mga karamihan, gusto ng bigenios, especially the mga barangay captains. So ngayon, nung ikaw na nagtuko na ng office, ano yung mga adjustments na ginawa mo? Adjustments. Primarily yung time. Kasi parang dati, nag-work naman ako with my mom. Yun sa work niya. Pero syempre, dahil usually proxy lang or office work or whatever. So, hindi siya full-time. Pero pag nasa council, kahit sabi mong Monday lang yung session, syempre may pang hearing. Tapos, kailangan mo rin naman puntahan yung community mo that you're representing. Tapos, meron din mga other things that you need to do other than yung being in the office na kailangan nandun ka. So, parang naging mahirap sa akin yung time. Pero, I mean, I enjoy what I do. I enjoy being with people who also want to serve people. So, parang hindi siya naging mahirap. Naging kakaiba. Kakaiba in the sense like, iba na kasi yung, iba na yung ngayon kaysa dati. Uh-oh. Pero, sabi mo, you love to serve. So, parang, do you really like politics? I really like service. I think that's important to note na, I mean, my parents kasi, they raised servants, public servants. They didn't raise politicians. I don't think you can raise politicians naman, di ba? Na hindi mo naman ihahand sa kanila in a silver platter. Of course, you need to imbibe in them. Kailangan mong i-share dun sa anak mo. Yun, sense of ownership sa pag-serve sa mga ibang tao, sa mga tao sa na pumapaligid sa'yo. So, I mean, kaming mga magkakapatid, we really grew up seeing my mom na tinutulungan yung mga tao. And I always tell people na the best thing about seeing her work is seeing the reaction of people happy that they were served well by their mayor, tapos na nagagawa yung work. So, I mean, yung joy na you see when you serve people is what really touched us as a family. It is just because siguro, like, as we all know, kasi halos mga ninuno nyo is already as a public servant, di ba? Yung sabi, nagsisilbi na sa mga tao. Kaya tipong nung malit pa kayo, nakuha mo na yon. So, until now. So, pero not in politics. Yun sa amin. Not in politics. Before I even went into politics kami, nandun na nga yung mindset, di ba, na for service. So, we tried our best na tulungan yung mommy ko. First, primarily. Kasi syempre, she has the capacity to help more people because she's a mayor. So, we tried our best to help her with her work. Tapos, in our own way din, meron kami mga sariling project. Magkakapatid. Okay. Ngayon, gusto ko lang muna malaman. Okay, nag-ano ka na ng office. So, ano yung mga naalala mo? Di kaya, kumusta naman ang first day mo sa session? First day sa session? Siyempre, iba ka na. Doon, sa session, kailangan mo na makipag-debate, kailangan mo na makipag-discuss. So, sa first day mo, may naalala ka ba na... Pinaka-memorable, siyempre, yung tinatawag ka ng honorable. Parang weird kasi na tawagin kang ganun. Kasi I've always been Janina to them. So, pag tinatawag lang nila akong konsehala, parang naging siyang weird. Pero nasanay din. Pero parang you're used to being on a first name basis with all of them. Okay. Pero ang maalala ko talaga, kasi there was a debate between two of the senior counselors. Tapos, parang medyo heated na. Tapos, I raised my hand out of the blue. Tapos sabi ko,
May I request for a 1 minute break para mag-mellow down, mag-usap, usap din, just clear. Kasi what they were debating on, medyo umiikot na, na parang hindi na nila nakikita yung side ng isa't isa. So yun, so parang they always joke about it. And I think they see it also na siguro dahil may bago, somebody sees it from a different point of view that they're used already. Yes. So meron nang parang, oops, teka lang, maybe we can talk muna, parang So, yun. Pero, din na. Yeah, so yun, tapos, ba, sabi mo nga, yun nga, yung first time yung may discussions na yun. So, pero hindi ka naman na-intimidate, hindi kaya hindi ka naman nahihirapan. Just because ang mga kasabayan mo, yung mga kasabayan mo, lalo-lalo during the debate, during the discussions, just like what you said, yung mga seniors na, kundi may mas matanda sa'yo. So, hindi ka ba nahirapan doon? Aside na kapag adjust ka na, pero may advantage or disadvantage ba? Yung advantage, kasi, di ba, I used to work with my mom. Mm-hmm. Tapos, sila rin, kasi hindi din naman sila first termers. I mean, a lot of them have been in their second, third term or second run na parang second, three terms. Mm-hmm. So, parang a lot of them kilala ko na. So, parang I think they... Yun eh, di ba? Kung kilala mo sila, it's easier for you to talk to them about yung work, tapos to ask help. Mm-hmm. And they've been so generous, all the counselors have been so generous in giving advice also. Mm-hmm. So I think yun, advantage is na mas candid silang tulungan ka at mas candid silang makipag-usap sa'yo. Yung disadvantage naman nun is yun, kilala ko na siya for a long time. So minsan hindi, nahihiya din ako. So, parang tito-tita or alam mo mas matanda pa. Lolo pa. Lolo. May lolo pa. Pero anyway, so when you talk about doon na during, ilang beses ang session sa Bigan City? Once a week. Tapos yung nag-sync ito ba talaga sa iyo na pag ikaw mag-attend ng session, syempre ready. So usually anong klaseng paghahanda ang ginagawa mo? Usually syempre if you attend session regularly, so alam mo na kung ano yung next. So usually you read up on it, and they give din naman, like kunwari ako, kung may ordinance ako, nagbibigay kami ng material din if they need it for them to understand yung ordinance. Similarly with other counselors, you do that also. So usually you have something to read before you discuss, para hindi ka rin pupunta dun na hindi mo alam. Pero ang kagandahan din, when you're there, you can ask naman din na parang medyo hindi ko naiintindihan, pwede pa i-clarify, ganun. Especially since kung yung mga profession specific na mga ordinance, kunwari kung health ordinance, syempre I didn't study any health science course, so we need to ask the doctor. Yun na, counselor, sige doctor, then yung parang ganun. Or in infrastructure, may kaming engineer na colleague, so... Yes. Honorable Janina, ano nang hawak mong committee ngayon? Ngayon, I was very lucky kasi before entering politics, yung puso ko talaga sa social service, mm-hmm. tsaka sa children. Okay. So, very lucky na nun nag-elevate nga si Tita, si Vice Mayor Lulu. So, ang nabakantian na chairmanship is for Committee on Social Services at Committee on Women and Family Affairs. Yes, sige, so, yan muna. Tsaka muna, ibitinin muna natin sila. Bitinin muna natin sila. Okay, yan po, nalaman natin ang yung mga experiences at kung ano na nga ang hawak na committee ni Honorable Janina Karin Medina Farinia. Sa pagbabalik natin, pag-usapan natin yon. Anong meron doon sa kanyang committee na yan? Ano ang dapat niya pang gawin para mapaunlad ang Bigan? At ano na yung mga ordinansa na mga na-aprubahan at naisabatas na? Yan po, sa pagbabalik ng New Year's presentation po ng Let's Talk.